Hi guys! Aware ba kayo sa Brazilian blowout? Well, kung hindi, ito ngayon ang ating pag-uusapan. As you see sa inyong screen, isang product ng EPSA and ito ay ang Brazilian blowout with keratin treatment. Sa mga kagaya ko na walang time pumunta sa parlor para magpa-treatment, pwedeng-pwede sa inyo to guys, especially sa mga nagtitipid na kagaya ko. And guys, itong tatlong bottle na to, nabili ko lang siya sa murang halaga. And in every bottle, may nakalagay na number. And sa number 1, ito yung shampoo. And for number 2, ito yung mismong gamot na i-apply natin sa ating buhok. And the last guys, ito yung number 3, ito naman yung conditioner. Bago natin i-continue panoorin tong video na to, please don't forget to like, share, subscribe, and ring the notification bell para updated ka sa susunod pang mga video na gaya nito. And now guys, nakikita nyo sa screen na to yung number 1, number 2, at number 3 ng mga bottle. And of course, the first thing that we need to do is dapat banlawan natin ang ating buhok gamit tong number 1 which is tong EPSA na shampoo. Dapat sinashampoo daw muna siya guys para matanggal yung oil ng hair at para daw mas kumapit yung gamot na i-apply natin. And ayun din sa instruction dito sa likod ng bottle is need muna itong i-shampoo. And ayun na nga guys, ginagamit ko na yung clarifying shampoo na number 1 na nakalagay sa bottle. And since na-shampoo na natin siya guys, need natin itong i-dry ng konti. Huwag yung sobrang dry, basta matanggal lang yung basa-basa ng ating buhok. Kaya kailangan i-blower natin siya ng kaunti. And since na-blower na natin at medyo tuyo-tuyo naman na siya, dito na tayo mag-a-apply ng ating number 2 which is yung gamot para ma-straight ang ating hair. And kung gusto nyo pa konti-konti muna yung paglagay natin para naman mas sure at hindi siya masayang, mamaya kasi sumobra, sayang naman, mahirap siyang ibalik sa bottle. Ito siya guys, yan. And according ulit dito sa instruction ay dapat 1/2 inch from the roots ng ating hair dun ka mag-a-apply. Sa madaling salita, wag po nating isagad hanggang sa roots ng ating buhok ang pag-a-apply ng gamot. At dahil eksaktong dumalaw ang ating kaibigan, magpapatulong na tayo sa pag-a-apply nitong gamot. Sa katunayan nga guys, siya po yung unang nakatry nitong EPSA Brazilian Blowout. Chinare niya lang sa akin to. Kaya naman gusto ko din siya itry kasi nga may improvement naman sa hair niya. Talagang naging straight naman yung buhok niya after niyang gumamit nitong Brazilian blowout. And guys, one thing na napaka-important na gagawin nyo muna pag mga ganitong bagay is to test yung mga product na gagamitin nyo. Especially those who have allergies, dapat i-test nyo muna sa skin nyo for 5 minutes. And kung may reaction, don't use it guys for your safe. And kung wala naman reaction, dun mo siya ipagpatuloy. Guys, tong gamot na to, masakit siya sa mata, sobrang hapde, kaya tiis-tiis lang siya guys. Mapapaluha ka talaga sa hapde. And after natin ma-apply sa ating hair itong gamot, i-leave lang natin ito ng 1 hour sa ating hair and after, banlawan na natin siya guys. But in this video, hindi ko na ina-video kung paano ko siya binanlawan. And ayan na nga guys, tapos na, na-i-apply na lahat. And yun nga,
hayaan lang muna natin siya ng kahit more than 1 hour, guys. Balito na siya, guys. Napaliguan ko na siya. And ibu-blower ko muna siya, guys, hanggang matuyo. Bali, guys, ito na itsura niya after ko ma-blower. And next step natin, guys, pla-planchahin naman natin siya ngayon. Ngayon, guys, bali mag-isa na lang ako gagawa nito, yung pagpla-plancha, kasi umuwi na si Joanne, so sariling sikap. And dito, guys, mapapansin nyo, naka-gloves ako kasi sobrang init siya, guys, pag pinaplancha. Kaya ito, nag-gloves muna ako. And guys, using flat iron, dapat yung init niya nasa 230 degrees lang siya. And syempre, guys, sa pag-a-iron ng ating buhok, syempre laging una yung sa likod. And 1 inch again mula sa root ng ating buhok. And one thing, guys, na nalaman ko pala sa pagpa-plancha ng buhok, dapat manipis lang yung portion ng hair natin na paplanchahin. Sa akin kasi dito, guys, medyo nagmamadali ako and mag-isa lang ako, kaya medyo makakapal yung portion ng hair na pinaplancha ko dito. Kaya, guys, mas maganda pa din yung may kasama kayo sa pag-aayos or pagpa-plancha ng hair para naman mas maganda pa din yung kakalabasan niya. Bale, ito na yung sa likod niya, guys. Medyo okay naman siya. Umunat naman talaga siya gamit yung iron natin. Ayan na nga, guys. Ito na po yung result ng ating Brazilian blowout with keratin treatment. Well, masasabi ko okay naman siya. Malambot siya sa hair, especially nung binanlawan ko na siya. And syempre, hindi naman mawawala yung amoy ng gamot. And guys, for me, sa murang halaga, okay na sa akin to. Maganda na siya, syempre. Hindi man siya ganun ka-perfect gaya sa mga treatment sa parlor. But since wala nga tayong time and nagtitipid tayo, okay na to, guys. Pagtiyagaan, as long as na na-straight naman yung hair natin. Sa susunod na video ko, guys, i-update ko kayo kung ano na yung itsura ng hair ko after kong mapaliguan. And that's the end of our treatment. So I hope you like this video and again, don't forget to like, share, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel namin, i-click mo lang yung subscribe button and ring the notification bell for more videos.